Hello, hello mga kamadam! Narito na naman tayo para sa mga pampaswerteng maaari niyong ilagay sa iyong tahanan para ikaw ay magkaroon ng swerte sa buhay. Unang pwede mong ilagay ay ang amethyst tree. Iminumungkahi ang paglalagay o pagdi-display ng munting puno na yari sa batong amethyst. Ito ay para sa mabuting ugnayan sa loob ng opisina o tindahan sa pagitan ng may-ari at ng kanyang mga tauhan. Sa isang negosyo, magkakaroon din ng maayos na pakikitungo ang mga tauhan sa kanilang mga suki o parokyano. Ang batong amethyst ay bato ng harmonya at satisfaction o pagkakontento. Kaya't kung ikaw ay mayroong amethyst tree, lalo na sa loob ng iyong negosyo, tiyak na ikaw ay magkakaroon ng isang matagumpay na negosyo. Pangalawang mabisang pampaswerte sa mga negosyante o kaya naman ay nagninegosyo sa proseso ng pangungumisyon ay isang mabisang enhancer na palakang may tatlong paa o three-legged frog. Ang palakang may tatlong paa na may subo-subong coins ay napakaganda at napakaswerte kung ang linya ng iyong trabaho ay pangungumisyon. Ang enerhiyang taglay ng three-legged frog ay nakakatulong upang tumaas o madagdagan ang komisyon na nakukuha mula sa isang naisarang transaksyon. Kaya't kung gusto mong swertihin, maglagay ka lamang ng three-legged frog sa iyong business sa iyong tahanan. Kung sa tahanan mo to ilalagay, ilagay mo to sa opisina sa loob ng iyong bahay at kinakailangan ang frog na to ay nakaharap sa iyo para ang swerte ay patungo sa iyong buhay at magbibigay ito ng sangkatutak na swerte, sangkatutak na blessing sa negosyo mo maging sa iyong tahanan. Kaya huwag na huwag kang magpapawala nito. Ang pangatlong mabisang pampaswerte ay ang tinatawag na I Ching Coins. Kung ang proseso ng iyong negosyo ay isa rin proseso ng pangungumisyon, kung yan din ang linya ng iyong trabaho, o ikaw ay ahente, o kaya naman ay nangungumisyon sa kung ano-anong kontrata, mag-aari kang maglagay sa loob ng iyong wallet ng coin purse ng tatlong I Ching Coins na pinagdikit-dikit at tinalian ng kulay pula o kulay ng gintong ribbon o sinulid. Kung may kaugnayan naman sa telekomunikasyon o negosyo o kaya sa sales ka nakapwesto, maaaring idikit sa mismong telepono na palagi mong ginagamit sa pakikipagtransaksyon ang tatlong pinagdikit-dikit na I Ching Coin na tinalian ng kulay pula o gintong ribbon o sinulid. Ang I Ching Coin naman na katulad nito ay pwede mong isabit sa iyong tahanan. Para sa ganun, ang swerte ay pumasok din sa iyong tahanan at magpasok ng maraming pera sa iyong buhay. Ang isa pang napakaswerte na dapat meron sa iyong tahanan o maging sa iyong negosyo ay ang tinatawag na metal wind chime. Sa loob ng tahanan, meron tayong tinatawag na career sector o lugar na kung saan pwede kang magtugumpay sa career o sa trabaho, at ito ay matatagpuan sa north sector ng tahanan o sa hilaga. Ayon sa 8 aspiration, ito ay matatagpuan sa hilaga na nagbibigay ng masidhing pagtatagumpay sa iyong karir. Ang paglalagay ng 6-rod metal wind chime sa sektor na ito ay lilikha ng enerhiya ng tubig na magpapasigla ng swerte sa trabaho at sa negosyo. Sa hilagang direksyon ito, maswerteng isabit. Ang road tubo ng chime ay kailangan na hollow at hindi solido upang ang positibong chi o enerhiya ay makapasok sa loob ng tubo paakyat sa wind chime. Sa ganitong paraan ay dadaluyan din ng enerhiya ang wind chime. Ang tunog na lilikhain nito ay mabisang paganyak sa kinakailangang enerhiya. Ibig sabihin, kapag ang wind chime ay tumutunog, magpapasok ito ng mas maraming pera sa loob ng tahanan mo. Mas marami ding swerte ang ipapasok nito sa negosyo mo.
kaya't mas mainam na meron ka dito sa harapang pintuan, lalo nga't ang harapang pintuan mo ay nakalagay sa north area o sa hilagang area ng iyong tahanan. Para sa ganon, ang trabaho mo, ang negosyo mo ay matatagumpay. Magkakaroon ka ng promotion at kakaibang kasikatan sa lahat ng kaopisina mo. Kaya't kung gusto mong magtagumpay sa trabaho o di naman kaya sa negosyo, wag na wag mong kalimutang maglagay dito. Ang pagdi-display ng Buddha ay isa ring bagay na maaaring nyong i-recognize para maging maswerte ang tahanan nyo, maging ang iyong mga negosyo. May maliliit na Buddha na mag-a-attract ng maraming pera sa tahanan mo. Kung meron ka naman pag, pwede kang gumamit ng Buddha keychain. Ang maswerteng Buddha ay humihikayat ng yaman. Maaari itong ilagay sa bag na palaging ginagamit sa pagpasok sa trabaho, sa susi ng kotse, sa susi ng filing cabinet, sa opisina, o sa susi ng kaha na pinaglalagyan ng pera upang humatak ng maraming benta. Kapag ikaw ay meron ito, tiyak na swerte ang magiging negosyo mo. Maswerte rin ang elepante na nakataas ang kanilang mga nguso. Kasi ang sabi nga ng feng shui, parang nagtatawag ito ng pera. Kapag may display ka nito sa tahanan mo, paniguradong magtatawag ito ng maraming kaparahan na pumasok sa loob ng tahanan mo. Kahit anong klase ng display, basta't tatandaan nyo na ang elepante ay nakataas ng uso. Siyempre, mainam din ang mga kabayo na tumatakbo. Kapag meron kayong display ng kabayo na tumatakbo, ang mga swerte ay papasok din sa tahanan mo. Basta tatandaan mo lang na ang mga kabayong yan ay dapat papasok ang display sa bahay. Huwag yung nakatabi sa pintuan pero papalabas ang takbo. Kailangan papasok para ang perang dadaloy sa iyong tahanan ay maging papasok din at swertihin ka pang habang buhay. Kahit kung gusto mong swertihin sa iyong buhay, ay mag-display ka ng mga enhancer na mga sinabi ko. Tandaan lamang mga kamadam na ang mga bagay na to ay magsisilbing gabay lamang sa ating mga buhay. Nasa ating mga palad pa rin ang ating tagumpay. Maraming maraming salamat sa inyo mga kamadam. Kung hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much mga kamadam!